Okay guys, may challenge ako para sa inyo. Game! Paano kayo gagawa ng art gamit ang mga colored sand na ito? Ha! Madali lang yan! Oh, sige nga. Gagamit ako nitong glue. Ito drawing ko na kagad. Kagaya yan. Mm-hmm. Spaceship. Triangle. Isa pang triangle. Ah, spaceship yan. Spaceship. Triangle. UFO na. Yung mga umbrella. Yun na yun. Okay. Drain it. Balik ko. Tara! Ah. Paano kung yung buhangin ay hindi mo pwedeng itanggal o ilabas dyan sa plato? Ano klaseng art ang magagawa nyo? Ako naman. Mm, sige. Gagamitin ko yung daliri ko para mag-drawing. Mm. Smiley. Wow. Oh. Pwede rin. Oh, sige, para hindi na sumakit ang mga ulo ninyo sa kakaisip, ito ay papakita ko sa inyo ang isang kakaibang technique. Experiment tayo! Ito na, ang ating pendulum. Oh! Okay. Pendulum? So, itong pendulum, as you can see, is made out of a tripod ng camera. Okay? Okay. At meron tayong tali dito, at merong plumb bob or a bob na nasa gitna. Okay, game na ba? Game. Okay. Howler na howler. Okay, so kailangan sukatin natin para... Tulo ng okay. Tulo yun. Oh. Okay, so mga lines siya. Tingnan natin kung anong... Ah, lumalapad. Na yun na, nagiging oval. Oval! Parang okay. Orbit. Oval. Pilog. Ang galing ah! Galing! Galing! Diba? Wow! Ang sand o buhangin ay isang naturally occurring material na gawa sa rock and mineral particles. Nasa 1/16 of a millimeter to 2 millimeters ang size ng bawat grain of sand. Maliit at sobrang gaan. Kaya naman, kayang-kaya itong paggalawin ng bakal na plumb bob na ginamit bilang pendulum. Ang pendulum ay isang object na nakabitin mula sa isang fixed point. Gumagalaw ito dahil sa gravity na humihila sa pendulum pabalik sa original fixed point nito. Pero umikot din ito at gumawa ng iba't ibang patterns sa sand dahil sa inertia, ang force of resistance sa gumagalaw na object na nagbabago sa speed at direction nito. I believe...